ibang boxing. Okay, ibang boxing ang katawan mo. As in, man. That's the relationship, man. I-rep. I-boy tapo. Alam ka, referee. Dahil hindi ko na pigilan yung emosyon ko nakaraan. Sana may tindihan mo yung rep. At mas maganda, ako yung kalaban mo sa'yo. Pero kung di man matuloy yun, okay lang sa akin. Kasi ano ko naman na ako mananaga sa'yo. Maayong adlaw na pod, kaninyong tanan mga bay. Kita nyo naman siguro sa intro, may pag-uusapan na naman tayo. Kagaya ng sabi ko dati sa nakaraan kong upload, ay hanggat may nilalabas na video itong si Boy Kupal, nakasunod tayo. Kasi nga, nakikisaw-saw yung mga bisayang mababaho, di ba? Ayan, makikisaw-saw tayo ngayon ulit. Pag-uusapan natin yung inilabas niyang video patungkol ito sa laban ng Mr. Chules TV at King ng Brusco. Grabe mga bay, unsa na yung bata, ambot kayo ng bata gayod. Ambot, hindi ko alam kung anong nasa isip talaga ng bata na to. Marami pa rin patama, nagsusorry siya, pero hindi mo feel kung sincere ba siya na pinagsasabi niya na to. Kayo na lang bahalang musga at umpisaan na natin mga bay. Ayun na guys, pag-uusapan natin yung laban nitong ni Kuya King contra kay Chules TV. Siyempre, mayroon tayo sa boxing eh. Mati ka, mayroon tayo sa boxing tulad. May alam daw siya sa boxing. May alam daw siya sa boxing. Next. Ako ba? Kung kasali nga ako dyan, mati, champion tayo dyan eh. Kung kasali nga lang daw siya sa boxing, matik champion siya. Talaga ba? Alam mo, Boy Kupal, puro ka lang daldal. Alam mo, masama yung loob mo kasi nga tinanggal ka sa dapat sana laban nyo sa Battle of YouTuber. Kasi ang yabang mo. Kupal ka talaga. Ang yabang-yabang mo kaya natanggal ka sa Battle of YouTuber. Kaso nga na, baka siyempre, yun ay asalit ang gawa ng, baka mawala sila ng talent fee. So, sabi naman, mapagbigay ako ng stress niya, diba? Dito pa lang, alam mo na, natatakot na, kumakabog na yung dibdib ng Kupal na to. Kasi, ang daming nag-report sa channel niya. Nagbabait-baitan yung tunggunggong na to eh. Nagbabait-baitan, ang dami niyang bashers, ang daming gustong bumugbog sa kanya. Ito, nagbabait-baitan na. Tuloy pa natin guys, tuloy pa natin. So niya, una-una para sa akin, mananalo dyan. Siyempre, si Kuya King. Kuya King yan guys, hindi siya pagiging bias. Pero alam niya naman, sabi niya, what's makagago sa'yo? Hindi ako pwede maging bias nito. Kung makapredict, akala mo siya si Madam Auring. Si King daw ang mananalo. Sabagay kami mga Bisaya, kaming mga maliliit na tao, Brad, Boy Kupal, inaasahan din talaga naming manalo. Gusto rin talaga naming manalo. Pero ginagawa namin yung lahat ng aming makakaya para manalo sa patas na labanan. At tahimik kami. Tahimik, hindi kami madaldal kagaya mo. Manalo man o matalo, okay lang. Hindi kami ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Hindi kami iyak ng iyak. Hindi kami putak ng putak na kagaya ng ginawa nyo. So, malinis yan ha, malinis. That's what I meant then. So, siyempre para sa akin si Kuya King muna lang dito. Siyempre, sa katawan pa lang guys, sa katawan pa lang, inakita niya naman ang katawan ng Kuya King. Hindi siya maskulado, pero malusog. Di ba malusog? O, kasi naman, ikaw ba? O, pag ganito naman isang mga lang, ang isang tao, di ba? Saka, sa maskulado, pero payato. O, sa hindi maskulado, pero ano, may pagkabato-bato. I mean, bato-bato yung mga laban-laban. O, di ba? Di naman mataba si Kuya King, di ba? Baga, talaga, gusto yung katawan niya, di ba? So, para sa akin, ito pa alam mo si Kuya King. Pangalawa, si Kuya King, nung nag-sparring sila ni Wabipti, di ba? Nakita niyo naman kung gaano marunong si King. Hindi niyo pa kasi napapanood dyan, kung hindi mo niniwala. Sobrang labit talaga yan, Kuya King. Kaya, Chules TV, may kaya na dyan ka dyan. Kasi ito kasi yung mag-training ka, magpaturo kayo po itapang. Anong sabi niya? Sa katawan pa lang daw, lamang na si King. Pangalawang sabi niya,
kung papipiliin ka sa maskulado o payatot o sa maskulado o bato-bato, wala na kami doon. Okay na kami doon. Alam natin na payat yung manok namin, si Mr. Jules. Payat nga yun. Pero kayo din ang nagsabi na kanya-kanya, na lahat ng tao may kamaok. Sinabi niyo yan. Sinabi ng Bruce, ng idol mong si Jonaline. Tapos sabi mo pa, mag-ensayong mabuti si Mr. Jules. Magpaturo kay Boy Tapang. Tingin ko kahit hindi na mag-ensayo ng mabuti si Mr. Jules, kung si King lang ang kalaban niya, Mr. Jules. Sabagay, magaling naman talaga si King. Respeto kay King. Wala naman akong masabi kay King, mabuting tao din naman yan si King. Nakikita ko sa mga vlogs niya. Pero huwag mong pangunahan yung mangyayari. Kasi kayo noon, pinangunahan nyo na na si Russell yung mananalo. Anong nangyari? Luhod si Russell. Respeto kay Russell. Wala akong sasabihin sa'yo, pero yun lang, real talk, napaluhod ka ni Boy Tapang. Diba? At tandaan mo, Boy Kupal, no? Tandaan mo to. Walang malaking nakapupuwing. Yung baka yung maliit na sinasabi mo, mapuwing ka dyan. Baka yan ang pumatay sa'yo. Real talk. So, Trust TV, kung mapanood naman to, sana mag-practice ka na mabuti. And sana huwag ka man daya. Alam mo naman, sports. And alam ko na mabait ka. Mabait ang tao. Alam ko, mabait ang tao. Kay Kuya King naman, Kuya King, sana huwag ka magpa-umbiyansa. Forget ka mo kay Trust TV. Sana manalo ka, syempre. Sana manalo ka. Sana manalo ka, Kuya King. So, Trust TV, mag-practice na mabuti. Kumain ka ng araw-araw na gulay para... Ang payat mo kasi Trust TV, dito, sobrang payat mo as in, sobrang payat mo, promise. Para hindi pang boxing yung katawan mo. Para pwede yung pangalang pang 24 meters sprint. Para doon ka lang, hindi kasi yung mga ganyan katawan, yun yung mga runner. O runner kumbaga, pero buti sa boxing. Men, promise, men, Trust TV. Trust TV, yung katawan mo hindi pang boxing. Okay, hindi pang boxing yung katawan mo. Nilait pa si Mr. Jules. Sabi mo hindi pang boxing yung katawan niya. Sabi mo pang runner lang. Oh, talaga ba? Baka pag kayo ang naglaban ni Mr. Jules, baka hindi ka tumama sa kanya kahit isa. Alam mo, Boy Kupal, napakarami sanang mayayabang kung hindi mo sinolo. Sinarili mo, Boy Kupal, ang kayabangan . Dami sanang mayabang sa mundo kung hindi mo kinuha lahat. Sayang, sayang ka. May potential ka pa naman sana. May potential ka maging pagkain ng buhaya sa Mindanao. As in, man. That's the real shit, man. And, tao dito, kung magkakaroon man ang liga na runner, pwede yung sumali din doon. Sali ka din doon. Sali din talent, Pilipa. Alam ko na kailangan mo yun. Kailangan mo yun. Siyempre, pero kalaya na. Kung magkakaroon mo na ng liga na takbuhan, yung paho na, sumali ka doon yung city. Yung mga banat nitong si Boy Kupal, akala mo kung totoo, no? Boy Kupal, tsaka bago ka magsalita ng ganyan, Boy Kupal, magpatuloy ka nga muna kasi para matauhan ka na. Magpatuloy ka muna. Natatawa lang kasi parang masaya. Gawa ng, diba? Makakatulong sa kanya yan. Kuya King, huwag ka magkumpiyansa. Forget, lamang ka na dyan. Nagtataka ko guys na bakit yung pusta ni First TV mas lamang kay Kuya King. Ano ba nasa isip ng mga tao ngayon? Kaya marami humihirap ngayon . Dahil sa online sabo. O rito nga dahil sa online sabo din. Bakit? Di sila marunong mag-decision. Diba? So sa parte na to, mas malaki kasi yung pumusta kay Mr. Jules kaysa kay King. Sinisisi niya pa ngayon yung mga tao kung bakit mas maraming pumusta kay Jules. Hindi raw marunong mag-isip yung mga na mamumusta. Kasi, biruin mo naman, ang laki ng lamang. Ang laki ng lamang ng pusta, King versus Jules.
Eh, kaya daw naghihirap yung mga tao dahil hindi marunong magdesisyon yung mga tao dahil sa online sabong. Talaga tong banat nito, alanganin talaga, no? Lahat pa ng tao, lahat ng kumusta kay Mr. Tulsi, ginawa mo pang bobo dahil hindi marunong mag-isip? Tama ba yun? Tama ba yung ganong pag-iisip ng... Sabagay, boy kupal ka nga. Hindi na yun, hindi na yun mawawala. Sobrang basic na nga na pagpumustahan niya. Kasi niya si King Bumusta, si Bruce Cooking. Kasi ayoko rin umirap kayo. Kay King daw kayo pumusta. Mag-isip-isip daw kayo ng tama. Kay King kayo pumusta, alam niyo na, maghihirap na yun. Kumpiyansang-kumpiyansa na naman sila. Baka mamaya pag natalo si King, eh, magngangak-ngak na naman tong mga to. Sasabihin na namang dinaya. O eh, nasa sa inyo na yan, mga bay, kung kanino kayo pupusta. Pero ako, real talk, hindi ako pumusta kasi wala akong pamusta. Real talk, wala akong pamusta, guys. Bay, pasensya na kay Mr. Chulz. Tsaka hindi ko ugali talaga yung pumusta ng mga ganyang bagay. Real talk. Alam niyo naman, hindi niyo ikiyaman yung pangbaba sa akin. Pag-report sa akin, hindi kayo mayayaman yan. Diba? Hindi ako kapayaman niya lang. Pumuto ko ng tama. Ito na. Lumabas na yung dating talagang kulay ng boy kupal na to. Alam niyo naman, hindi niyo ikayayaman yung pag-report sa akin sa channel ko. Ang dami kasing nag-report, guys. Kung ako sa inyo, i-report pa natin tong kupal na to para mabawasan na yung mga kagaya nga ng sabi ni Billy Jack Chances, para mabawasan yung mga mayayabang sa mundo ng YouTube. Huwin mo na mabang kasi idamay mo lang buong Kabisayaan, buong taga Cebu. Eh taga saan ba si Duterte? Taga saan ba yung mga artista? Si Anabel Rama, si Manny Pacquiao, taga saan ba yung mga yan? Sabihin mong mabaho, mga taga Bisayas. Panindiganan mo yan, Brad. Panindiganan mo yan, Boy Kupal. Ngayon, natatakot ka, nagbabait-baitan ka. Asaan yung yabang mo? Asaan yung angas mo, Boy Kupal? Nasaan na? Ilabas mo ngayon, panindiganan mo yung mga pinagsasabi mo sa mga taga Bisaya, sa mga taga Cebu. Mababaho pala kami, di ba? O sige, panindiganan mo yan, ha? Dapat, walang bahagan ng buntot. Baka nabahag na yung buntot mo, eh. No? Kaya ka naglabas ng video na ganyan. Bait-baitan. Bait-baitan ka lang, Boy Kupal. Alam namin yung diskarte mo, Kupal. Ito, sobrang yabang na talaga ng kupal na to. Wala nang makakaawat sa ano to. Ewan ko kung kaya pa bang supilin ng magulang ng batang ito, ng kupal na ito, yung mga pag-uugali niya. Hindi ko alam kung kaya. Kasi kung kaya nila, dapat noon pa nasupil na. Pero mukhang kayang-kaya ng batang to yung magulang niya. Hindi ko alam kung tinotolerate kaya ng magulang to yung mga kayabangan ng bata na to. Imposibleng hindi nila na napapanood yung mga videos ng kanilang anak. So sayo, sa inyo mga magulang ng bata na to, akin naman, kasi baka mapahamak tong anak nyo, eh sisihin nyo na naman mga Bisaya, dahil mga Bisaya galit sa kupal na to. Eh wag ganon, no? Wag ganon. Hindi lang mga Bisaya yung kalaban ng kupal na to, kundi lahat ng mga may puso na nakikikumpiyansa na sa mga taga Bisaya. So sana masupil ninyo yung pag-uugali ng anak nyo na kagaya ng kupal na to. Sorry ulit, kay Boy Tapo. Alam ko kay referee. Dahil hindi ko na pigilan yung emosyon ko nakaraan. And sana maintindihan mo yung ref na lahat ng mga sinabi ko doon is humingi ako ng sourcing. Sobrang galit ka namin kay Jonah. Sana maintindihan mo yan. Narinig na namin yan, eh. Yung mga ganyang linyahan nyo, narinig na namin. Narinig na namin kay... Ano yan, sa mga Brusco brothers mo. Narinig na namin kay 150 yan. So, iba naman, ibang linya naman. Scripted. Ano yon, paulit-ulit. Oh, iba namang linya para maniwala kami sa mga kakupalan mo. Yung para kay Boy Tapang,
congrats sa nalo ka. Siguro naging bitter lang nakaraan. Gusto ko ulit makakita dito. Gusto ko ulit na makita kasarin. Mas maganda, ako yung kalaban mo sarili. Pero kung di man matuloy yun, okay lang sa akin kasi ano ko naman na ako mananala sa'yo. Sa laki ko to, ano bahay ko, 5'11", di ba? Ikaw, kahit tayo ka lang, hindi ka laki. Parang, eh mas maraki, gagawin Russell, yung gagawin ko ni Russell eh. Yan na naman. Kumpiyansang-kumpiyansa ka na naman sa sarili mo. Bago ka magsalita ng ganyan, Boy Kupal, patunayan mo muna sa sarili mo na may ibubuga ka. Eh, 5'11 ka, pinagmamalaki mo. Hinahamon nga kita. Hindi ka naman sumasagot sa hamon ko. Ako, 5'7 lang ako, sa totoo lang. 5'7 lang ako, hinahamon kita. Nandito ako, Santa Maria, Bulacan. O, di ba? Ikaw ba? Ay, binuha nga ito, 5'7. Di ba? Di ba? Kasi pag pinagkala ka ng boxing, boy na ba? Parang sa'yo yung talent mo. Di ba? Parang, eh, ba't ako pumunta ng Luzon? Kung sa akin ka lalaban. Di ba? Ayun, hindi mga parang magandang isipin na hindi yung palagas. Diba? Hindi ka talaga papansinin ni Boy Tapang. Hindi ka talaga papalaga noon. Hindi sa naduduwag siya, Boy Kupal. Ang dahilan noon ay talaga namang hindi kayo match. Totoo lang. Hindi kayo match. Eh kami nga, ang daming naghahamon sa'yo, nandyan sa comment section, eh hindi mo pinapalagan. Eh bakit ba yung ayaw pumatol sa'yo? Eh kami nga, kahit walang talent fee. O sige, mabasag lang namin yung mukha mo eh. Okay na sa amin yun, panalo na kami. Kami, nagbabasagin ka ba dyan? Wala na. basag na yan. Kaya yun nga, mabasag lang namin yung nguso mo. Matanggal lang namin yung dalawang ngipin mo sa harap. Sa pamamagitan ng kamao na to. Bonus na sa amin yun, jackpot na sa amin yun, Brad. Tandaan mo yan. Huwag ka nang maghangad ng iba. Ang daming naghahamon sa'yo. Nandito kami. Walang talent fee na hinihingi. Palagan mo lang kami. Sige na, mag-comment ka dyan sa baba, oh. Tanggapin mo yung hamon ko. 5'11 ako. Go. Let's do it, men. Walang talent fee. Hindi kami sanay sa pera. Kaya kung di mo tayo magkaroon ng laban, di ba? Hindi good, di ba? Wala akong problema, hindi mo na kailangan matuloy ng training. Pero kung sasali man si Kikomatos, hindi ko kailangan bumaba ng Kikomatos yung weight niya. Alam niya, si Kikomatos na si Kalibong masamang tao. Ewan ko ba dyan? Tama ko ba dito na kakas? Kala makalaw. Kailangan namin na sa ako para sa dati nalaman ni Kuya King, pati kay para sana mabuti. Kumain ng marami para hindi ko matalo agad. Baka mo kasi mas murahan ka. Diba? Baka magaya ka po. Hindi, sabagay, yung may Kuya Rado yun kaya siya natalo dahil sobrang pagod. Ayun, hanggang sa dulo mga bay, no? Nandun pa rin talaga yung pangmamaliit niya kay Mr. Jules. Sabi pa nga niya sa, bago siya magtapos ay, okay lang daw na hindi siya talabanan ni Boy Tapang para hindi na mag-practice ng mag-practice si Boy Tapang. Akala mo nagpa-practice tong Kupal na to, no? At yung panghuli niya ay kunyari nagme-message siya na kumain ka ng marami, nandun pa rin yung panlalait. Sa tingin ko tayo mga bay, ano ba yung sa tingin nyo yung video na to ni Boy Kupal? May katotohanan ba yung pinagsasabi niya? Sincero ba siya sa pagsusori niya? I-comment nyo dyan mga bay. Ipararating natin kay Boy Kupal ang mga comment nyo. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo Kupal, ang mensahe ko sa'yo, tanggapin mo lang yung hamon ko. 5'11 ka, 5'7 ako, walang talent fee, walang mangingialam, tayong dalawa lang. Nandito ako, Santa Maria, Bulacan. Comment ka dyan sa baba kung kailan haharapin kita with feelings. Go ahead. Hindi takot ako sa mga bagay-bagay na ganyan, yung mga labanan, takot ako sa totoo lang. Pero kung ikaw naman yung kakaharapin ko, siguro naman dadaling ko yung bayag ko. Magpigaan tayo ng bayag kung gusto mo. So, ngayon dyan, Mr. Kupal, hanggat meron kang video na inilalabas,
nandito pa rin si mahal ko Eugenio TV para makisawsaw, para maging alam. Dahil kaming mga Bisaya, pag di nyo kami inunahan, hindi kami kumikibo. Hanggang dyan mga kapatid, at maraming maraming salamat sa inyo mga bay, mga inday, mga dong. Maraming maraming salamat sa panonood data. Hanggang sa muli. Bye-bye.